Hi everyone! Welcome back to our YouTube channel. Once again, this is Teacher Noy, ang plantito ng Pagangga, Davao Oriental, Mindanao. For today's vlog, ang gagawin ko naman ay magpropagate ako ng lemon lime rubber tree using or applying the technique, yung ICO method. Yung ilalagay yung cuttings na napropagate doon sa loob ng cellophane. So I will be trying for that method kasi yung water propagation ko, may successful na ako na napag-grow. Then yung soil propagation ko, isa lang naman yung nag-succeed sa aking propagation. So i-try ko yung another way of propagating the lemon lime rubber tree. If you wonder why bakit madalas ako dito nag-i-intro ng aking video para sa aking vlog, kasi dun sa labas, malapit kami sa daan at maingay dun. Ang daming dumadaan na mga sasakyan. Tapos, yung mga kapitbahay namin, they love music. Kaya minsan may mga parts ng vlog namin na namumute, walang boses pero nagsasalita ako. So yun yung dahilan. Nagkakaroon ng copyright claim. So bawal yun sa YouTube na may music na madetect. It's not easy to grow rubber trees here in the province, especially if you don't have any idea, techniques, or even experiences that you have learned from the experts who always make a propagation of this kind of plant. Because here in the province, we don't have a rotting powders that we can buy to the market. Unlike to the city, there are lots of rotting powders for the purpose of the fast growing of the roots of the rubber trees. Kaya madali sila nakapagparami ng mga rubber tree. Kasi sa amin dito, nag-challenge kami na natural yung process namin or method na ginagamit sa pag-grow ng mga plants. Kaya challenging talaga na makapag-harvest ka ng rubber trees na pinopropagate mo through cuttings. Earlier today when I checked my rubber trees that I grow from cutting, I am very much grateful and proud to myself na may na-achieve talaga ako. So what are the things na ginawa ko sa ICO method ko na in-apply sa pagpropagate ng rubber tree na lemon lime? So I will be showing it to you. Now let's start propagating the cuttings of lemon lime rubber tree that I bought from Makati City, handed by Ma'am Jonna Marie Matila. At ano yung soil na gagamitin ko na appropriate para sa pag-grow ng cuttings ng rubber trees. How many days in duration period para sa pag-check kung meron talagang mabuhay na rubber trees that we are going to propagate from cutting. So if you like this video, keep watching and don't forget to like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel and tap also the notification bell for you to be updated for more videos that we're going to upload in our YouTube channel.
Okay guys, yun yung update ng aming ano, yung na ICU namin na propagation, yung nilagay namin sa cellophane. In just 2 weeks po, 4 yung nilagay namin, tig 2 sa bawat cellophane. Tapos tig 1 lang yung nabubuhay. Tig 1 lang yung nabuhay pala. Kaya i-try nyo yung ICU propagation, effective po siya. Kasi sa 4 lang na na-try namin na ilagay doon, tapos 2 yung nabuhay, which means 50% po yung passing rate na successful yung propagation namin. Kaya, thank you so much for watching. I hope you enjoy and don't forget to subscribe to our YouTube channel.